o gawa-gawa lang. Lahat ay bibigyang linaw dito sa Isyu Klaro. Ayan, magandang gabi once again. Magandang gabi, madaling araw na yan. Magandang madaling araw po sa inyong lahat. Narito po ating Isyu Klaro. Kamusta na kayo? Favorite na ano yung set natin, yung Isyu Klaro na nakararami. Maraming salamat. Ayan. This is your host, Tita Tolls Peter Ledesma. Siyempre, sampung matatapang na mga issues, ayan, of the week ang ating tatalakayin. Yes, bakit? Ayo, tatalakayin dito sa Isyu Klaro. Kaya mag-abang kayo. Marami tayong mga issue na i-discuss. Ayan, okay? And nakita nyo naman sa ating ano no, sa ating thumbnail. Oo, yung nako na viral na viral ngayon. Oo, yung itong si ano former actress no at PBB housemate na si Mayor Ninia. Okay, ayan, Mayor Ninia Jose ng saan ba siya ano sa ano siya sa Pangasinan no, mayor siya sa Pangasinan na kung saan ay nagba-viral siya dahil sa mabahong mic. Ayan, uy, si Archie Ramos ang ating benamano viewer. Mag-hello ka kay Archie Ramos. Hello, Archie Ramos, Mr. Gcas, how are you, Archie Ramos? Thank you so much. Ayan, ikaw ang aming benamano viewer. Thank you so much. At nariyan ka kahit nasa Pilipinas ka, nanonood. Bakit ano? Ba't parang may kulang? Ano ba yung kulang natin sa issue? Nako, hindi mo na ilagay yung ano, yung set natin. Ayun, di ba? Pag Isyu Klaro. Oo, pakiano na lang. Ano nangyari? Oo. Di ba pag Isyu Klaro, yan na nga yan, di ba ha? Ba't hindi mo masyadong, hindi ko naman nadinig. Hindi ko kasi nadinig. Okay. Anyway, sa next, ano na lang po, next episode, no? Hindi namin nailagay isang props namin. Pasensya na kayo. Kasi parang may kulang. Ano ba yung kulang? Yung aming ano dito. Oo, yung aming, anong tawag dyan? Stante yung tawag dyan eh, diba? Okay, but anyways, maraming salamat at tuloy-tuloy tayo sa paghahatid ng mga chika dito sa Isyu Klaro. Maraming salamat. And ito na nga, no, si Bayambang Pangasinan pala. Oo, Bayambang Pangasinan, Mayor Ninia Jose. Ayan, nagbabiral siya ngayon dahil sa mabahong mic. Ayan, kakaloka yung ano na to, no, tong chika na to. Kasi, syempre, ano siya, diba? Public servant, ganyan. So, marami ang pumuna, no? Marami ang pumansin sa ginawa niyang ito kasi kabastusan daw po ito. Oo, na parang kay Ninia Jose daw, kay Mayor Ninia, eh, ito ay nagpapakatotoo lang siya. Pero syempre, alam niyo naman, pag nagpapakatotoo ka, hindi ka nagpa-plastic, di ba, sinasabi mo talaga yung totoo. Kasi sa harap to ng publiko, kasi to sa mga constituents niya kasi, nangyari during flag ceremony. Ayan. So, ang sabi niya kasi dito, Poka, can I change the mic? There's bad breath here. Ayan. Sorry, mabaho talaga yung mic. Nasinundan niya pa ng sorry, I can't. It's amoy maasim. O, tapos sabi niya pa dito, I don't wanna have halitosis. Kung baga, bad breath po yung halitosis, di ba? You know. O, tapos sabay na pinalitan nga po yung kanyang mic habang nagsasalita siya sa harapan ng kanyang constituents sa, ito po, sa kanyang kinasasakupan na ano na lugar no sa Pangasinan, ayan, sa Bayambang Pangasinan. So ano kaya, anong stand niyo dito, ano ang may ko-comment niyo dito? For me, hindi talaga maganda para doon sa 'di ba nakadinig nung sinabi niya, kasi pwede naman yang hindi nasabihin yung nabahuan siya doon sa ano sa mic, nagpapalit na lang siya ng mic na without saying na kung ano-anong mga ganito yung kanyang mga binitawang salita na nakaiinsulto doon sa mga naunang gumamit ng mic. Ayan. Hello, mic. Nakakaloka. Pero syempre, yung siguro parang wala naman siyang bad intention na parang feeling niya parang wala namang malis, wala naman sa isip niya yung ganun. Kumbaga, kumbaga para sa kanya, naging prangka lang siya. Pero yung pagiging prangka mo talaga, hindi naman talaga yan maintindihan ng lahat. We cannot please everybody nga. Diba sabi? Si Miles, good morning po, sabi ni Miles. Hello, Miles. Miles? Good morning po, sorry if I don't pronounce your name correctly kasi first time to
see your name here in my blog. Maraming salamat. You're from abroad ba? Good morning po. Ay, taga-Pilipinas siya kasi good morning po, sabi niya. Kasi pag sa abroad ka, ano ngayon? O, hapon yata sa kanila ngayon. Tama ba, Prima? Beautiful Prima? Freshness and flawless. Ayan, Crispina Meli, happy Pride. Ayan. Oh, thank God it's Friday. And how is your daughter teacher na si Isabel Francesca? Si Storm. Hi, Storm. And of course, gusto kong batiin yung mga amiga mo dyan. Nasa work ka ba today? Oo. Prima na friend ni Monet Lu. Ayan, na aking minamahal na si Monet Lu sa Pilipinas, sa Amerika. Ay, Monet. Silent T. Si Ate B nga, tawag sa kanya. Dito sa Pilipinas, Monet. Nasanay na siyempre si Ate B. Dahil 26 years na yung kalang friendship ni Monet. Ayan, Monet Lu. Yung mga guwapa, beautiful din na katulad ni Prima, mga kababae nating binasaya dyan sa Ladies of Circuit System in Arlington, Texas, USA. Mabuhay kayong lahat. Thank you so much sa inyong panunood. Ayan. Sana mag-support din kayo ha sa Super Chat. Katulad ni Gia James, ayan, na nagbigay yata ng Super Chat isang beses. Sana masundan. Ayan. Maraming salamat. And of course, I'd like to greet Miss Lurason, a famous designer in LA, executive producer of Miss Philippines USA at pageant. Ayan, malapit na po yan. Okay, so ito na nga, diretso na tayo dun sa issue about Mayor Nina Jose, na siya po ay sumali noon sa PBB Teen Edition Season 1 noong 2006. Nakasabay niya dito sa pagpasok sa bahay ni Kuya, o yung mga nakasabay niya, mga co-housemates niya ay sina Kim Chu, Gerald Anderson at Matt Evans at iba pa. Ayan. So, nakasama talaga yung kanyang sinabi, no? Na, kumbaga, parang nang insulto na siya dun sa mga gumamit ng mikropono, na pwede namang sabihin na, pwede naman niyang gawin na magpapalit ng ano, na pabulong lang, di ba? Or pwedeng may tawagin siya para na, ano, napalitan nga, no? To change his microphone. Pero hindi nga ganun ang kanyang, hindi ganun nga nang nangyari, kundi talaga pinagsigawan niya na, Poka, can I change the mic? Ayan, there's bad breath here. Sorry, mabaho talaga yung mic. Ayan. Pinagdiinan talaga niya yon. Sorry, I can't, amoy maasim. Na dinagdagan niya pa nga ng, I don't wanna have halitosis o bad breath. Ayan. You know, sabi pa niyang ganun. So, ang dami mga basher. Katulad nito, sabi niya, arte-arte, asawa nga niya amoy lupa na. Wag na maidamay na yung asawa niya. Ang may issue lang dito ay si Mayor Nina Jose, na sa tingin ko naman, madaming nagmamahal sa kanya. Oo, pero 'di ba? Ganun talaga 'yan, marami kang nagawang tama, pagka nagkamali ka na ng isa, mali na lahat o masama ka na sa lahat. Okay, sabi naman niya ng isa pang basher or netizen na nag-react dito sa naging ano no, naging kumbaga yung pambabastos umano no ni ano ni Mayor Nina Jose, last term na ni Mayora, sabing ganyan. Diyos ko, ano ba 'yan? Oo, may mga pagbabanta. Pero sa campaign season, walang ka-arte-arte. Another comment, there's a proper way to address your concern, to think public official ka. Na nakikibeso, ayan, nakikibeso-beso tuwing eleksyon. Kinasosyal mo na yan. Okay, mas nakasusuka ang kaplastikan mo. Yan ang sabi ng isang netizen na buzzer na rin, diba? Binabas nga siya eh. Ang bastos lang, nakaka-open sa mga tao na gumamit ng mic prior to hair. Ayan, yun yung sinasabi ko, na yung mga sinundan niya na gumamit ng mikropono, di ba? Siyempre, parang nabastos yun sa harapan niya, na sinabi nga niya yung ganitong mga salita. Ayan, na mga binitawan niyang salita na nakaiinsulto. Ayan, nakaka-disgrade. Ayan, nakabababa ng pagkatao. Okay? So sana, next time, magkaroon ito ng leksyon para kay Mayor Nina Jose, na napaka-beautiful pa man din. Oo, at sweet, oo, na madami siyang mga project actually sa Bayambang, Pangasinan. Oo, talagang siya po ay iniidolo ng mga kababayan natin dyan. Pero ito ay maging malaking leksyon sa kanya, na next time na hindi dapat, kung may nararamdaman ka, kung meron kang gustong i-comment, ganyan, sa sarili mo na lang, huwag mo nang ihayag, kasi nga talagang hindi ka maintindihan na nakararami. Okay, yan pong ating first issue of the week. Ayan. So, dire-diretso na tayo. At pero, syempre,
Gusto kong batiin muna ang mga kababayan natin out there sa buong Pilipinas. Pasensya na kayo ha, kulang yung ating set. Oo, nagmamadali na kasi kami kasi sobrang madaling araw na. Next time, eh, dami pa mati pumupuri ng ating set, tas nawala yung si set dito. Oo, yung pinaka-bonggay shoes. Anyways, hindi naman po yung set, no? Ang pinaka-importante, yung ihahatid nating news today sa inyo na napakadami, ayan. Okay, and I'd like to thank yung mga kababayan natin sa buong Pilipinas mula Apare hanggang Hulo. Kamusta na kayo, mga kaklaro? Klarong-klarong ako'y napapanood nyo ng live. And of course, ang ating mga friendship, mga minamahal nating mga benefactors natin. Oo, mga talagang sila po yung ating tinatawag na beloved, beautiful, big ayuda angels. Sa panguna ng The Queen of Manhattan, New York City and Kabikulan, my dear good friend, Ma'am Erlinda Riblando, and to her loving sister, Ma'am Soy. Ayan, my kindness and sweetie pie friendship, Lloyd Agatula Fonte of Bayonne, New Jersey, USA. Belated happy birthday. Binati namin yesterday si Lawrence Grant, her eldest. Ayan, his eldest, si Lawrence Grant and Lester Glenn, yung bunso naman niya. Guwapa and superbutang amigang Liza 89 ng San Francisco, California. Hello to you. The jet setter, Miss Chidu, get well soon, soonest to you. Ayan, may sakit ngayon si Miss Chidu, nag-flu siya. O, ingat-ingat lang kasi bawal talaga tayong magkasakit, no? Kasi madami siyang project, ang dami niyang mga pinagkakabalang proyekto. So, bawal talaga magkasakit sa kanya, no? So, pagaling ka kaagad and God bless you always. Of course, si Miss Chidu. The sweet couple, ayan na talagang always sweet. At mahal na mahal nilang isa't isa. Mula sa Baltimore, Maryland, USA, I'd like to greet the beautiful, my dear Ma'am Amy Villanueva and her pogi chef wife, si Joey. Hello sa inyo. Sana makawatch kayo sa akin today. Maraming salamat. And of course, si Mr. Gika, si Archie Ramos, nasa vlog natin, is in the house. Maraming salamat, Archie Ramos, for watching. At isa sa parte ng ating Big Ayuda Angels din, si Crispina Maylin, na tinatawag nating The Beautiful Prima. Okay. Another topic natin for today's episode ng ating Issue Claro. Next week, pwede na kaming kumanta. Ayan. Okay. Ito, no, another chika naman natin. Tukol naman ito kay Maine Mendoza. Ayan. Nagmaldita raw si Maine Mendoza. Siya nga ba itong tinutukoy na nag-react siya na parang agad-agad ako, sabing ganyan ni Maine Mendoza. Kasi, di ba ang dami niyang, ganun talaga yung image niya before nung, kasi siyempre anak ng may kaya, spoiled, ganyan, madami silang property, madami silang, kumbaga meron silang gasoline station. So, marangya ang buhay ni Maine Mendoza. Kaya nang pinasok niya yung showbiz at nag-host siya sa Itbulaga at sumikat yung Aldab, nabigla talaga sa kanyang kasikatan, ganyan. So, ganun talaga kasi, di ba, parang pag-reach kasi parang di sanay na makihalubilo sa mga talagang mga mahihirap. Oo, pero nabago naman ni Maine yun, yung kanyang ugali na yon. Ang dami naming nadinig na chismis na ganun, na balita, na ganyan, na parang pag may nagpapapirma sa kanya, nakasnab siya. Pero, itong mga nung siya ay nag-mature na, okay naman, malaki ang pinagbago niya. Ito ay mula mismo sa field cashier na kaibigan ko na nakakasama lagi ni Maine Mendoza sa Sugod Bahay sa Barangay. Ayan. Female show host na kilala bilang Masa at Kalog, apakataray, sabi dito. In real life, according to a clinic owner, banda ang host from her business dahil walang respeto sa staff niya. Ito ang team ni host na ang nakiusap sa clinic na baka pwedeng i-groom siya o ayusan siya, di ba? Sa hotel before a shoot, no? So Plada, no, ay contact, panay, pintas at reklamo ang host despite na team niya ang nakiusap na last minute ex-deal services. Ayan, sa Kalog, si Kalog na host sa TV, mataray at very konyo pala ang atake in real life. So agad ang mga hula nila, mga luka-luka, may mga humula kay Aris Gonzaga, kay Tony, excuse me, nasa Amerika sila, mga epal. Okay, tapos si, may Kimcho pa, hindi si Kimcho ang gumagawa ng ganyan. Okay, kaya nga mahal si Kimcho ng mga yung mga owner ng malalaking companies na makumukuha sa kanila bilang endorser. Kasi hindi naman ganun na ugali ni Kimcho. Si Yan Lim pa, pwede. Ayan. So,
ang hula ng nakararami ay si Maine Mendoza. Naku, si Maine yan. So sumagot agad si Maine, pumalag siya, sabi niya, agad-agad ako, agad-agad ako, parang ganyan. Ako talaga lahat, pag ganyan, maldita, parang ganyan. Yun ang sabi ni Maine Mendoza na, kumbaga, itinatanggi na niya na hindi nga siya itong nasa blind item. So kung hindi si Maine Mendoza ito, hindi si, kung sino man yung mga pinangalanan doon, siyempre, ako talaga, hindi talaga ako papayag na si Alex at saka si Tony ang kanilang ano dito, no, pagbibintangan na ito yun, sila yung tinutukoy dito. Hindi totoo yun kasi nasa Amerika nga. Ito bago lang to eh, nangyari. Okay? At kung hindi man si Maine Mendoza, sino ba ang mga maldita? Dati yung mga maldita sila Sofia Andres. Sino pa ba yung mga nagmamaldita dyan? Madami talagang maldita sa showbiz. Ayan. So, mahirap hulaan kung sino. Pero siyempre, yung naging image kasi nga ni Maine Mendoza noong mga panahon na bago pa lang siya sa showbiz, eh ito ay nagbubumirang sa kanya. Pero sabi ko nga, nakausap ko yung field cashier na si Ronnie, nagbago naman si Maine. Naging sweet-sweet na siya. Hindi na siya yung katulad na parang nabibigla siya yung pag may lumalapit sa kanya magpapapicture, ganyan. Nagugulat siya. Lagay na lang natin doon yung ano, akin na yung parang ano, para magkaroon ng konting dating. Yung babaeng ano, naka ano sa kanyang lobby, sa lobby. Ayan, nandyan lang yun, oh, sa gilid. Ayun, oh. Direk Julian, tingnan mo yung kamay ko. Andun, oh, sa dulo. Ayun, ayan. Okay, so ang oras natin, 12:33. Oo, ng madaling araw. So hanggang, siguro mga 2 a.m. tayo kasi sobrang late na po talaga kami pumasok. Oo, talagang, ano na eh, no? 12. Ano oras ba tayo pumasok? 12, ano? 30 ba yun? 12:20, parang ganyan. Oh, pwede na ba yan? Oo. Lagyan na lang natin yan. Kaysa naman wala tayong ano, ha? kulang na kulang yung ating props. Ayan. Oo, ha? 12:19. Ayan. So yung mga 1:45 o 2 a.m. But anyways, maraming salamat po sa mga nakatutok sa atin today. At sana makita natin yung mga iba pa nating mga beloved, beautiful, big ayuda angels na marami yung mga hindi na nagpaparamdam. Pero syempre, yung mga ibang hindi nagpaparamdam, I understand, no? Kasi hindi naman ako pinapabayaan, hindi na ako nakalimutan. Patuloy pa rin ang kalang ayuda, kaya maraming salamat sa kanila. Alam na nila kung sino-sino sila. Ayan. Okay? Another chika naman natin, si Tony at Alex Gonzaga. Tony at Alex, ayan, Gonzaga, mag-sister na Gonzaga, ay, mukhang ipinagdasal, ha? Si Manang Christy Permin at OG Diaz. Kasi sila po ay naimbitahan dito sa Home Free Global Crusade ng Pentecostal Missionary Church of Christ sa LA Convention Center. Kaya si Mami Pinti, no, naka-viber ko, sabi nga niya, nasa US daw siya. Pero pinadala naman niya yung kanyang regular ayuda. Ganyan talaga si Mami Pinti. I love you, Mami Pinti! Kahit na nasa Amerika siya. Oo, diba? Siyempre, sinamahan niya si Tony at saka si Alex. Sila ng kanyang hubby o si ang kanyang tall and good-looking husband. Hanggang ngayon na, talagang unpaiding talaga ang kagapuhan. Katulad ni Mami Pinti, Gandara pa rin. Ayan, si Daddy Carlito Bonoy Gonzaga. Nakasama niya sa Bopin Vlog. Ayan, supportahan po natin sila. So, siyempre, nagdasal si Tony. Ayan, mukhang pinagdasal niya na yung mga detractors niya. Kabilang na dyan, si Namanang Christy Permin at OG Diaz na talagang ayaw paawat sa pagtira sa kanila ng kanyang kapatid na si Alex Gonzaga. Ayan. Okay, si Marian Rivera, ang dami pong mga nakapansin daw na yung kabaong, supposedly, yung sa may guardian alien na kapartner niya si Gabby Concepcion, higa siya sa kabaong. Pero napansin ng mga netizen na parang picture lang niya yung poster ng ano yung picture niya pinalakihan, 'di ba? Parang poster na yung dating. So parang kinabit daw po 'yun sa kabaong na parang bakit daw hindi daw inayos yung tape kasi parang naglumalaylay, parang ganyan. So sa palagay ko talagang ayaw pumayag ni Marian kasi 'di ba parang napaka-weird naman talagang humiga ka sa kabaong, buhay ka pa, 'di ba? May mga artista na pumapayag pero mas marami yung ayaw. Parang very weird naman kasi na parang buhay ka pa, tapos, di ba, papasok ka doon sa kabaong na parang ano mo yung tigo-curse ka na. So, hindi feel ni Marian yun, especially now na si Marian, malaking, lalo naging big star dahil sa Rewind. Oh,
Di mo siya mapapahiga talaga ng ganyan kahit pilitin mo pa siya, kahit pa yung mga bossing yata ng GMA ang mag-request, di ba? Na gawin niya yung eksena na yon, talagang hindi niya gagawin, di ba? Parang si ano yan eh, di ba? Jessica Soho, kahit ano pang gawin ng management ng GMA, di ba? Na i-request sa kanya na interviewin si Vice Ganda para sa Kapuso Mo Jessica Soho, i-feature si Vice Ganda para sa kanilang paghahanda, no, sa pagsasa-airy ng It's Showtime sa darating na po yan na April 6. O April 6, ayan, abangan nyo po, April 6, at ang oras nila, ganun pa rin yung dati nilang time slot, from 12 noon to 2:30 p.m., Mondays through Saturdays, ayan. So, kompleto yung mga host niyan, kabilang din siyempre si Ogie Alcasid, di man mawawala si Ogie Alcasid kasi parte talaga siya ng It's Showtime. Siyempre, narin sila Ann Curtis, si Bong Navarro, Jong Hilario, Darren Espanto pala ay, party na rin ng It's Showtime. Kim Chu, diba? Vice Ganda, Ayun Perez. So, ang napakatindi, no? Napakahigpit ng competition ngayon sa pagitan ng Itbulaga at saka ng It's Showtime. Lalo na sa darating nga ng April 6, araw ng Sabado yan, magbabanggaan sila sa petsa na yan. So, matira, matibay. At palagay ko sa akin na hindi porke na ako'y makahalusos na padadapain ng It's Showtime ang Itbulaga. Sa palagay ko, makakascore talaga ang It's Showtime. Oo, dito sa Itbulaga. Kaya talaga todo effort dapat ang gawin nila para nang sa ganun ay hindi talaga sila matalo. Manatili silang number one. Oo, longest number one noontime variety show in Philippine television. Ayan. Okay, so yun nga, si Tony at Alex ay nasa Amerika. I don't know, umuwi na sila, pero si Mami Pinti mukhang magpapaiwan yata. Kung may commitment si Tony, syempre yung kanyang Tony Talks, si kasuhin niya, kaya talagang babalik agad talaga siya ng Pilipinas. Ayan, okay? At sa patuloy na mga pambabas, ganyan, yung paglalait, nilaman ng Christopher Mee, ni Romela Parotara, ayan, Parotera, Parotratrat, Chika, dito kay Jake Cyrus, ay tuloy-tuloy naman yung kanyang, yung isa sa mga tao sa production ng pagpo-post sa kanyang FB page ng mga haganapan kay Jake Cyrus. Ito pala, yung tropa bar pala, no, sa Kunma. Kunma ba yun? Oo. Tama ba ako? Teka, wait lang ha. Kasi minessage ako eh. Teka, wait lang kung yung tropa bar, hindi pala siya sa Yamagata, kundi sa Kunma yata, yun, no? Meron bang, may lugar ba na Kunma dyan sa Japan? Wait lang ha, kasi hanapin lang natin yung message ni Lady Singer, ayan, the diva from Japan. Okay, kasi nga, siya po yung nag-update sa akin about dito kay Jake Cyrus na patuloy na tinitira ni naman ng Christopher Mee at Romel, parot-parot chika, ayan, na pinalalabas na Gunma Japan, ayan. Yun po yung tropa bar na kung saan ay ichinismis nga po ibinalita ni Romel Chika na galit na galit yung mga kababayan natin because isang kanta lang ang ginawa ni Jake Cyrus. Hindi naman kasi concert 'yun, Romela, ayan. Meet and greet lang 'yun. So pag meet and greet lang 'yan, pwede isang kanta. At pinagkaguluhan naman siya at masaya na may mga kababayan natin kasi nakapagpa-picture sila kay Jake Cyrus. Tapos dito sa Yamagata, may dalawang malaking bar dito. Yung isa, bagong bukas pa lang, nagkaroon din ng meet and greet si Jake Cyrus at pinagkaguluhan uli siya. Diba? So kung may issue na ganyan na nagagalit yung mga kababayan nating Pinoy, hindi na dapat siya kinukuha, diba? Natatawa na nga lang yung nagre-report sa atin ng bagay na yan. So sana tantanan nyo na kasi una-una, 'di ba? Bagsak na yung karir ni Jake Cyrus, hindi pa nakakaahon, hindi pa nakakabawi, 'di ba? Well, ako para sa akin kasi mali naman talaga yung naging desisyon niya sa karir niya kasi dapat talaga ibalik niya talaga yung pagiging Charis Pempenko niya na kahit ganun siya, kahit ganun yung itsura niya kasi tatanggapin naman siya, 'di ba? Kapag siya ay kumanta sa kahit bar lang 'yan, tapos mala Charis yung kanyang ibalik niya yung boses na Charis Pempenko. My gosh. Sobra-sobra siya pagkakaguluhan, lalo siyang kikita, 'di ba? Kahit na hindi na siya pansinin ni tawag nito, David Poster, ni Oprah Winfrey, ganyan. Ay naku, yayaman siya uli kasi nga, kung ibabalik niya yung boses ni Charis Pempenko, alam ko, kayang-kaya pa rin ibalik ni Jake Cyrus, no? Kaya lang, parang pinanindigan niya na talaga na
siya lalaki na siya ganyan, kaya hindi niya na ginagawa. Ayan. Okay. Uy, si Joey Yu nagbigay sa atin ng $5. Kamusta ka na? Thank you so much. Ayan, basahin natin yung mga nag-message sa atin. Si Archie Ramos again. Good morning, Tita Tolls. Miles, good morning po. Good morning again, Mr. Gcas Archie Ramos. Crispina Mailing, happy Friday. Ayan. Thank God it's Friday. Siya po si Prima, the beautiful Prima from Texas, USA. Crispina Mailing, complete ang mga Bisaya sa work today. Hello, mag-super chat naman kayo. Okay. Si Liway Rose, how are you? Namiss natin si Liway Rose. Good morning. It's 9:23 a.m. here in California. Hello, hello to you. Liway Rose, ang bongga, nag-grocery sila. Ang dami-dami, parang pang 1 month na. Ang daming pera. Good morning. It's 9:23 a.m. here in California, USA. So, maaga sa kanila. Alas 9 pa lang na umaga sa kanila. Sa atin dito, mamaya patulog na tayo kasi super madaling araw na. Okay, si Ma'am Shi. Hi, Ma'am Shi. Ako, lagi ko sinasabi yan. Hi, mga Ma'am Shi. Hello to you. Sabi niya, hello po. Hello, Ma'am Shi. Kamusta naman po kayo? Maraming salamat sa iyong panonood sa akin dito sa aking vlog. First time mo yata nag-watch, so i-welcome kita here. Ayan. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog, Ma'am Shi, at sana mag-enjoy ka sa ating mga hot topics for today's episode. Ang dami, 10 ito, no? Okay, every issue klaro natin, 10 mga maiinit na issue of the week ang ating ibinibigay at dinidiscuss dito na binibigyan natin ng kasagutan kung ito ba ay gawa-gawa lang, imbento lang, false or fake news, pero may katotohanan, yung iba may katotohanan nga ba? Ayan, okay, maraming salamat. And si Cassandra P, naka-like na po, Tita Tos. O sana mag-like kayo every time you watch my vlog. Mag-like naman kayo. And thank you so much sa mga masisipag natin, mga subscribers na patuloy na nagsasubscribe, na pinapalaki at pinapalawak ang ating channel. Ayan. Sabi naman ni Ma'am Shi, hello po. Ayan, hello once again to yung Ma'am Shi. Tapos si Crispina Mailing, it's 11:28 a.m. here in Texas Central Standard Time. Parating na daw yung aking ayuda sa kanya next Saturday. Thank you so much, Prima, my loves. Ma'am, she's sobrang late po pala kayo mag-live. First time ko pong makapanood sa live nyo. Ganito po talaga kami kasi pag ang dami-dami kasi mga ginagawa. Pero ako, hindi na ako nagpa-promise kasi laging hindi na nangyayari, na hindi natutupad, no? Okay, hindi ko na-fulfill yung aking promise. Kaya hindi na ako mangangako, basta bigla na lang po akong bubulag ha, para sa mga viewers natin. Kasi mas earlier, much better sana. Okay, siguro baka mga next. Pero ano, next week is ano na, Holy Week na, di ba? Pero magbablog naman po kami ng Monday, Tuesday, Wednesday. Tapos pahinga kami ng Friday. Tapos I don't know kung magla-live kami ng Friday. Ayan. Pero tonight, magla-live kami para sa No Sleep Edition kasama si Inday Ayuda. Ayan. Thank you so much, Ma'am Shi, for watching. Joey Yu, nagkalob sa atin ng $5. Maraming salamat, Joey Yu. She's from New York. And here's my song for her. Paano kita mapasasalamatan sa puso mong sa amin ibinigay? Ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba ang sayo ay mangako? Mananatili ka dito sa aking, sa akong kasing-kasing heart, puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita magpakailan? Taman, sapat na ba ang sayo ay mangako? Mananatili ka dito sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin
na ikaw magpakailan paman. And thank you for your ayuda, your sweetness and kindness. It's highly appreciated. And thank you for your ayuda. God bless you. More blessings. Thank you so much. Ayan, Joey Yu, for giving us $5. And to Ma'am Cynthia, ayan, of New York City. Maraming salamat sa fabulous blessing na pinagkalob mo sa amin last night. Ayan, nashiran ko na si Direk Julin. Salamat sa iyong pinagkaloob na 5K. Thank you so much. Okay? Sabi naman ni Ma'am Shi, opo, magandang showtime. Di boring. Expect tawag ng tanghalan. Kids. Ayan. Oo, ang dami ko na. Kasi pagka lumalabas naman ako na dito sa Talipapa, oo, nabaliches pag nagpupunta ako sa market, ganyan, grocery, narinig ko, cellphone ang ginaano nila, pinapanood nila. Di, parang hindi na kasi uso ang television, no? Bibihira na lang yung nanonood sa TV, no? Kasi tipid kuryente din naman yan. Kasi gumagamit ka nga ng cellphone, tapos manood ka pa sa TV. So, mas uso talaga ngayon yung sa YouTube, napapanood nila ng live, yung mga shows ng Kapamilya Channel, TV5, ganyan, A2C Channel 11, tapos yung GMA7. So, nadidinig ko, mga boses ni Vice Ganda, umaalingaw-ngaw. So, malakas talaga. Saka may portion sila dyan, especially for you yata yun, if I'm not mistaken, na talagang hit na hit po sa madlang people. Ayan. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin. And tuloy-tuloy tayo, dinediretso tayo sa ating hot topics. Pang ilan na to? Okay, pang lima na natin. Ay, pang apat na. Pang apat, tapos na pala tayo dun kay Marian Rivera, no, na sabi nga ay dinaya lang daw po yung paghiga sa kabaong. So, ito po yung kanilang bagong teleserye ba tawag dito or pantaserye? Teleserye na rin siguro, di ba? Yung My Guardian Alien. Na ang ganda-gandang alien naman ni Marian Rivera na opposite with Gabby Concepcion. Marami sila dito na malapit nang ipalabas, nag grand media ko na sila. So talagang hindi naman papahiga nga sa kabaong si Marian, especially now na siya po ay talagang very malaki na po yung kanyang name. Ayan, because of Rewind. Pero hanggang kailan, di ba? Yung Rewind, di ba? Matusundan pa ba yun? Hindi naman tayo nag-bitter kasi nga hindi tayo na-invite na. Dali, core group kami. Pinaglalaban namin, pinagtatanggol namin si Marian Rivera. I don't know, pagkatapos kay Rams David ay inichapwera na kami ni Teacher Pete, no? That's bad. Kasi nakatulong naman kami, sumuporta naman kami sa isang Marian Rivera, pero parang basura ka na lang na itinapon. Well, bahala na sila. Okay, basta tayo, nagbabalita lang tayo dito kung ano po yung napapansin ng mga netizen na ibinabalita natin at ibinabato natin sa mga ating mga viewers sa vlog na ito. Ayan, okay? So, ayun nga, poster na yung nilagay na picture, tapos lumalaylay pa o laylay pa because kulang daw sa tape. Nagtipit ang production sa tape. Mano ba naman tinape ng plot, di ba, para hindi mahalata. Pwede pala yung ganun. Pwede palang ganun yun. Parang kala mo nandun sa loob ng kabaong si Marian Rivera, pero yung pala mukha lang niya, litrato lang po yung ginawang poster, tapos makikita mo na sa pagpinanood mo sa TV or sa YouTube, ganyan. Parang nandun na siya nga sa loob ng coffin na yon. Nakakaloka, no? Diba? Talagang high-tech kung high-tech talaga ang mga network. Ayan, dati parang hindi naman nagagawa yung ganyan. Okay, si Ma'am Shi nagkaloob pala sa atin ng 99 pesos. Ayan, maraming salamat for giving us 100 pesos na todo. Maraming salamat, Ma'am Shi. Thank you for welcoming me. Of course, all of you are welcome here. And ako ay pagbago talagang viewer, ay talaga agad-agad ay wini-welcome ko dito at nagbibigay pugay ako sa inyo. Ayan. Bigay-bigay pugay sa lahat ng mga baguhang mga viewers sa atin. Ayan. Ma'am Shi, ayan. Thank you so much for giving us 100 pesos. Ayan. Na, this song is for you, dedicated to you. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung kita'y kapiling dito sa aking buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking life, ang aking buhay, sa'yo, Ma'am Shi, ibibigay ang awiting ito'y para sa'yo, namumutawi sa mga labi ko, alay sa'yo,
handog sa'yo. Salamat. Maraming maraming salamat, Ma'am Shi, for giving us 100 pesos. Christian Paul Ripalda, Tita Tos, medyo overtime na naman ang It's Showtime sa Daldal ni Vice Ganda. Pinutol na sa GTV. Wala ko pake. Wala ko pake. So, mga putol-putol na yan. Hindi naman ako producer. Hindi naman ako co-producer. Hindi naman ako producer ng It's Showtime. Hindi naman ako nag-work sa GTV, di ba? Kibers ko ba? Di ba? Kibers, whatever, ganyan. Wa ako pakels. Pakels na lang, ayan. Saba din kasi pakels, walang pake. Lalagyan mo ng LES, pakels. K, tapos, oy, meron tayong ayuda, Gcas. Oy, pinagkalooban tayo ni, ano to, mula ito kay The Sweet Couple. They love each other always. Chill lang and relax yung kanilang relasyon. Oo, nakakatuwa naman. Yung, di ba ba yung pogi, na pogi si ano, pakita mo nga. Yung dating pinaano ko sa'yo, na pinakita yung solo muna ni ano ni Joey ni Pogi Chef Joey. 'Di ba naalala mo 'yun, Direk Judine? Oh, may meron tayong picture na pinakita, 'di ba sa saan ba 'yun? Ayan, oh pakita na muna natin 'yan. Ano 'yan, magkasama sila? Yun siya munang solo, ayan. Kasi alam ano 'to, galing 'to sa kanila kasi pag 3,000 galing 'to kay Ma'am Amy Villanueva. The beautiful Ma'am Amy Villanueva and swipe, ayan, Pogi Chef, si, of course, si Joey, kita nyo naman ang itsura, kabog pa ang mga artista dyan kasi pinaghalo nga siyang Justin Bieber and Alden Richards, si Ma'am Amy Villanueva naman, pakita natin, saka si Joey, ayan, okay, Christian Paul Ripalda, Tita Tos, medyo overtime, Ma'am Amy Villanueva, good morning, Tita Tos, good morning also to you, Ma'am Amy Villanueva, we're very happy, I'm always happy, and Direk Julins too, pagka nakikita namin ang iyong name na live ka nakakapanood sa amin. Your presence is very important. And of course, yung mga hinahandog mong ayuda sa amin. Maraming salamat from the bottom of my heart. Ayan. Ayan. Good morning, Tetos. Good morning also to you and your wife. Ayan. Of course, si Pogi Chef Joey. Ayan. Okay? Ang dami ko nang binigay sa iyo noong na picture, ha? Oo, Direk Julien. Ayan. Sabi ni Christian Paul Ripalda, sa April 6 po, ito mag-overtime, ang showtime ang 30 minutes. Baka maapektuhan yung kay Gillian Ward na abot kamay na pangarap. Diba, bawal yan, Tita Tos. Bahala na sila dyan. Sinky choose. Ayan. Diba yan, Direk? Ang dami-dami mga picture dyan ni ano. Okay. Sinky choose, ba't ganyan? Mga report mo, Christian Ripalda, mag-report ka na lang ng mga weather. Pakinabangan pa. Or mag-like and share. Punta ka na sa Facebook nila, Direk Julien. Mamaya, hindi mo mapakita. Mag-like and share ka na lang sa video na ito. Maraming salamat. Ayan. Akin nabigay ko sa iyo para hindi ka na mahirapan. Alam mo na yung pangalan? Oo. Yes, and kakantayin namin ni Direk Julien, syempre, yung Nothing's Gonna Stop Us Now. Oo, na pinractice ko kahit papano para pag nanood si Ma'am Amy Villanueva and her wife, Joey, makakanta ko sa kanila ng maayos. Pero bago yan, kakantayin ko muna habang inahanap yung mga pictures ni. Alam mo, dito marami yata dito. Oh. Hanapin mo sa gallery, Direk Julien. Dito, oh. Ayan. Pakihanap mo dito. Dito madami, Direk. Oh. Diyan, dito madami dyan. Pakihanap mo na lang dyan. Madaming picture sila dyan. Okay? Kakantayin ko muna tong song na to. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hanggan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako kaya ay ibigin mo. Kahit maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako kaya ay ibigin mo.
kahit maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Whoa, whoa, whoa. Hanggang sa, hindi yan, pag maghanap ka dyan, pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako kaya ay ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Okay, pakita natin pictures ni Ma'am Aimee Villanueva and her wife Joey. Ayan, maraming salamat. Dami-daming pictures nila direct. Hindi mo nakikita yung mga litrato nila. Ayan. Okay, and thank you so much once again to you, Ma'am Aimee Villanueva, and your wife Joey for giving us always ayuda, and thanks for loving us, supporting us, for helping us, and it's highly appreciated, and I love you, we love you very very much, you and Pogi Joey, Pogi Chef Joey. Ayan, nakatuwa yung kanilang mga reels, sana abangan niyo yung kanilang mga reels. Ayan, okay, so meron pa picture. Oo, baka matagalan pa tayo direct, ako na lang maghahanap habang nagsalita, kasi kaya ko namang maghanap ng nagsasalita ako. Ayan. Okay, and of course, i-ready mo na yung song natin, yung Nothing's Gonna Stop Us Now, para makanta natin kay Ma'am Aimee Villanueva and her wife Joey. She gave us 3,000. Sana ba yung binigay niya sa atin? Meron kang 500 direct. Kagabi naka 1,001 ka, ngayon meron ka namang buhay na manong 500 pesos from Ma'am Aimee Villanueva. She gave us 3,000 500 pesos. Maraming salamat, Ma'am Aimee Villanueva and your wife Joey. So nakita mo na yung ano, yung song. Okay, napin na lang natin dito sa kanyang Facebook. Dapat pala naka-ready lagi sa yung mga ano. Oo, kasi hanapin natin here. Ito nga, pwede mo na to pakita. Ayan, oh. Teka lang, wait lang. So oras natin, anong oras na direct, Jolene? 12:59. So mag-aalauna na pala. So mga 1:45 to 2 a.m. matatapos po yung ating vlog today. Ayan. Okay, maraming salamat sa lahat po ng mga nanonood sa atin. Pakita lang po namin yung isa pang picture bago namin kantahin yung song nila, yung theme song nila na Nothing's Gonna Stop Us Now, na popularized by Starship. Ayan, nakita ko si kusino yung singer, Starship! Diba? 90s ba yan? 90s yata, diba, yung Nothing's Gonna Stop Us Now. Sumikat yan ng 90s, no? Okay, ayan. And, pakita lang po natin isa pang picture bago po kami. Oh. Bongga ito, kumakain sila, oh. Diba? Oh, yan. Kumakain sila ng ano. Pwede mong pakita naman yan siguro, no? Pwede ba yan? Oh, wala namang audio, eh. Yan. Pakita na natin yan. Ayan. Okay, akin na muna yung cellphone ko muna kasi para makita ko yung monitor. Ito ba yon? Okay, sige na direct, Julian. Pakita muna. Ayan. O, diba? Napaka-sweet nila sa bonding nila. Kumakain sila, diba? Sarap-sarap ng kinakain nila. nakakagutom. Ayan. Okay. And, so, dire-diretso tayo at kakantayin namin yung, ano, yung song na Nothing's Gonna Stop Us Now. Tapos, dire-diretso na tayo sa paghatid ng mga balita. Talagang kulang na kulang yung ating props today. Pasensya na po kayo, ha, kasi hindi kami nagkaintindihan ni Direk Julin kanina. Okay. So ito, nakantay na natin yung ano, yung song para dire-diretso na tayo sa paghahatid pa ng mga hates, ayan, chika sa kanila. Okay. I'm giving bat to my dog but I can hear you within an earshot. Ayan. So naka-earphone daw si Ma'am Aimee Villanueva para madinig niya yung aming kanta, yung theme song nilang Nothing's Gonna Stop Us Now. Okay, or mag-like and share ka na lang sa video na ito, sabi ni Sinky Chus kay Christian Paul Ripalda. Christian Paul Ripalda, hi po. Hindi po ako producer, Sinky. Hindi raw siya producer. Chus, concern lang po sa mga Kapuso viewers na manood ng Showtime. Dapat ingatan na lang yung Black Time Agreement ng kapamilya at Kapuso sa dalawa. And 2.5 hours daw, sabi niya. Christian Paul Ripalda, panglima mo na to. Kaya next episode ka na pwede mag-message ulit. Tita Tos, may haka-haka
na yung morning sunshine na unang hirit na si Shaira Diaz o Barbie Portesa ay pwedeng maging pambato ng kapuso bilang host ng Showtime kapag umeri na sa GMA. Thank you so much, Christian Paul Ripalda. Si Miss Pretty, ayan, pretty na, generous pa. Ma'am Nori Bermudez from US, hello, hello to you. Ayan, maraming maraming salamat, nakaparoon ka uli ng live sa amin today. Thank you so much and enjoy watching, Ma'am Nori Bermudez. Ayan, pretty na, generous pa. So ito, nakakantahin na namin. Teka lang, wait lang, hanapin natin yung, hanapin ko lang yung lyrics, naka-ready ka, naka-ready ka na, naka-ready ka na. Saya man, oy. Mango si IT Tatos, na-discuss nyo na po ba yung issue between Ambet and Mr. Po? Mamaya, o may tension nga bang namamagitan kina Ambet Nabos at kay Mr. Po, kasi ito po yung mga pinabantayan ng na mga nanonood sa kanila sa Marites University. Malalaman nyo yan mamaya. May sagot sa akin dyan si Ambet. Ayan, okay? Kasi friend natin sa personal si ano, si Ambet Nabos. Not is gonna stop us now. Sabay-sabay na tayo dito direct. Ayan. Okay. Looking in your eyes, see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you. This love in my heart that I'm feeling for you. Let them say crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. No. Diretso ka, direk. I'm so glad, diba? I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let them say we're crazy. What do you know? We don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this team together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll steal it. Sutter. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Oh yeah. Need us, your baby. All that I ever need, all that I want to do, is hold you forever. Forever and ever. Hey. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Yeah. More practice pa pala ako. Isang ano na naman kasi, oo. 10 minutes nag-practice ako, pero nasusunod, mape-perfect natin yan. Pag-aaralan natin ng todo yung song na yan. Pero ano yan, one of the beautiful songs, no? Classic na love song, ayan, ayan, mula sa Starship, ang Nothing's Gonna Stop Us Now, theme song ni Ma'am Aimee Villanueva and her wife Joey. Sarap ng kinakain nila, may parang halo-halo ba yan? Tapos, parang sa Korean restaurant ba yan yung kinakain nila? Kinakain na nila direct, Julie, na ano mo ba? Para may milk tea, ganyan. Ang ganda, di ba? Kita mo naman, talaga wala silang mga makeup, pero ang gaganda na nila. Mangon si Tita Tolbs, sabi niya, na-discuss niya na po ba yung issue between Ambet and Mr. Po? May tension nga bang namamagitan kina Ambet Nabos at Mr. Po? Sasagutin natin yan mamaya, lahat ng mga katanungan ninyo dito sa ating vlog. Okay, our time now is 1:06 a.m.
Yes, sabi naman ni Ma'am Amy Villanueva, thanks for the effort daw. At least hindi naman siya nagalit. Okay lang ba yun, ma'am? Oo, at least, diba, kumakanta tayo na parang nagra-rap na lang tayo. But anyways, ano yan, papractice ko yan naman kalahating araw para dire-diretso, para maano ko, masaulado ka, ganyan. Oo, ma-perfect ka, kumbaga. Sabi ni, Ma'am Nori Bermudez, pretty na, generous pa. Nagkaloob sa atin ng $20. Bongga, bonggacious. Maraming salamat for giving us $20 sa ating super chat. And here's my song for you. Paano kita mapasasalamatan sa puso mong sa amin ibinigay? Ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking buhay. Tapat na ba ang sayo ay mangako? Mananatili ka dito sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita, Ma'am Nori Bermudez, pretty na generous pa, magpakailan paman. Thank you so much, Miss Pretty. Salamat sa iyong pinagkaloob na $20. And of course, pinagkaloban tayo ng 3,500 naman ni Ma'am Amy Villanueva, the beautiful, my Ma'am Beautiful, ayan, my dearest Ma'am Amy Villanueva and her pogi chef wife, Joey. Maraming salamat. Okay? So here we go again, ayan. Here we come again. Ito po at tungkol naman ito kay sa ating mga hot topics for today's episode, yung hot topics of the week. Ayan. Catriona Gray at Sam Milby, tuloy na tuloy pala ang kasalan. Oo, matutuloy na pala yung kasalan. Kasi ayon kay Erickson Raimundo, ang manager ng couple na to ay nagkabalikan na. Nagkabalikan na sila. Oo. Sort of parang hindi naman daw naghiwalay, pero ngayon maayos na. Oo. Parang hindi naman daw naghiwalay kasi nakikita-kita pa rin naman eh, no? Kaya natin nakikita na pinopost nila ano ni Jan Pras, si Isabel Oli, kasi talagang magkakaibigan sila. So, napopost talaga yung mga pagkikita nila. So, ito, si Catriona at saka si, ano, si Sam Milby, ang pinag-awayan pala, ang pinag-ugatan ng kanilang issue na nagkatampuhan sila ay hindi matuloy-tuloy yung kanilang wedding, yung pinaka date na pinapangarap nila, kasi month of May pala. Why, birth month ko yan, May. Congratulations, mag-birthday. Maraming salamat in advance. May 19 is my birthday. Parinig na ba agad? Kapal ang face lock. Ayan, di naman. Naglalambing lang po. Ayan. Sweet lang tayo sa mga minamahal natin mga viewers. Okay? At yun na nga, no? Okay naman na sila. Naayos na yung gusot. At hindi lang natin alam kung kailan ang petsa ng kanilang magiging kasalan. Pero definitely this year daw po matutuloy ang kasalang Sam Milby and Catriona Gray. So, bonggacious, at least nagkabalikan sila. Pero yung issue na nagkabalikan na si Bea Alonso at Dominic Roque ay hindi ko pa po bibilhin, kasi nga wala namang nanggagaling mula sa kanya-kanyang mga kampo o sa pagitan ni ano, 'di ba? O sa panig ni Bea at saka ni Dominic Roque, na sila po ay nagreconcile na. Yung mga balibalita lang naman na 'yan, isang beses lang naman natulog si ano eh, si Dominic Roque, no, magpunta ng Singapore, si Bea at ang kanyang pamilya. Yun lang po yun, first and last, na nagpunta, natulog kasi nga inabot doon ng madaling araw si Dominic Roque. Ngayon nga eh, talagang malaya si Dominic na nakikipag-bonding sa mga girls. Kaya sabi mo kasama yung mga boyfriends daw, sabing ganyan. Lahat ba yun kasama boyfriend? So nagtitennis sila, ganyan, na-enjoy niya. Tapos nag-motorcycle ano sila, riding, ganyan. Tapos makasama niya yung mga tropa niya, na-enjoy niya na parang single, no? So, kung sila pa talaga ni Bea, dapat kahit sa isang event, makita mo lang sila o kumakain sa isang restaurant. Hindi ako naniniwalang inililihim ang relasyon ng dalawa. Walang balikan pa po na nangyayari sa pagitan ng mga ito. Sabi naman ni Ma'am, she kasal daw po si Kat kay Clint sa US. Di ba divorce naman ang ano? Pag kinasal ka sa US, nadi-divorce naman, Ma'am, she. So, pwede naman silang pakasal sa Pilipinas. Hindi naman sila sa ibang bansa magpapakasal, dito sa Pilipinas. Ayan. Thank you for the information.
Ma'am Shi, Australian Hati, nakaasar. Bakit ka naasar? Kanino, Australian Hati? Naasar nga si Ambet. Tumatawa-tawa pero yung matakita mo yung kawalang gana kasama si Mr. Poo. Well, sasagutin natin yan kasi nag-message sa atin si Ambet para doon sa ikalilinaw, ayan, o paglilinaw sa isyong, di ba, yung mga na pumapansin sa kanila, pinupuna yung kanilang pagsasama ni Mr. Poo sa kanyang pagbabalik sa Marites University. Kasi diba nag-abroad, nagbakasyon sa Amerika si Amerika ba ang pinuntahan niya ni Ambet Nabos? Hindi ko naman siya natanong kasi sa kanya. Ayan. Hanapin ko na nga yung ano, yung pinadala sa akin na message ni Ambet. Ayan. Palagay ko nandito pa yon. Teka. Oo, teka lang. Wait lang. Pwede ko naman siyang i-ano eh. Pwede ko naman siyang i-cut. Tapos papakita natin para to clear the issue, diba? Kasi yung mga iba talaga iniintriga silang dalawa na merong tension sa pagitan nila. Pero ako na po nagsasabi, ayon kay Ambet, ay hindi daw po totoo yan. Wala daw talaga silang issue ni, tawag nito, ni Mr. Poo, no? Okay. So ito, screenshot lang natin, tapos papakita ko po sa inyo. Ayan. Okay, wait lang. Ayan. Oras natin, alauna 13 na po ng madaling araw. So, ano na, 1:13 a.m. na. So, mga 1:45 to 2 a.m. Magpapaalam tayo pansamantala. Mamaya-maya ng konti. At abangan nyo po kami, abangers po kayo sa aming No Sleep Edition ni Inday Ayuda. Ayan. Para sa kanyang sayo ng pasalamat sa mga mag-aayuda sa amin. Sana may mag-ayuda sa amin. Ayan. Mamayang gabi uli. Diba? Bong issues. So, ito po yung ating papakita para... para ma-clear lang natin yung issue kasi sasabihin gawa-gawa lang. Ayan. O ito, pakipakita mo direct, Julian, muna yung ano. Ayan. Pakita natin yan para o, meron naman siya ditong message kaya babasahin ko dito sa akin naman. Teka lang. Ulitin mo nga muna direct, Julian, dapat ano tayo, sabay tayo kasi para ano. Okay. Okay na. Ayan. Hu, sabi niya. Yan, saan yan galing kapatid? Ha? O dapat may ano tayo, may echo tayo pag ganyan. Ha? Ha? Sabi niya, "Hu? Saan yan galing kapatid?" Okay, walang ganyan, kababalik ko lang sa MU. Oo. Which is Marites University. Tapos may ganyan, ha, believe me, okay kami. Tapos meron pa pala siya dito. Salamat kapatid, walang issue, hayaan mo sila mag-emote. Ah, thank you. So wala pong walang insecurity si Ambet Nabos kay Mr. Poo. Bakit naman siya ma-insecure eh? Original naman siya sa Marites University. Gawa-gawa lang yan ng mga... Siyempre, mga iba pumapansin talaga, gusto silang intrigahin, di ba? Yan naman talaga yung mga nanonood, di ba? Ayaw lang manood, kundi talagang papansinin talaga nila yung pagsasama ni Ambet at saka ni Mr. Poo. Lalo't hindi naman talaga parte ng Marites University si Mr. Poo. Ano lang siya, idinagdag lang siya. Ayan. So... malinaw na tayo po ay ating kinaro yung issue na yan. Sana matigil na yung mga balita na yan sa kanila. Okay? So si ano naman, si Mang Jose, sabi niya, si Terdy Nolo, sabi niya, parang si DJ Jaiho ata ang nakasamaan ng loob ni Sir Ambet. I don't know kay DJ Jaiho, hindi ko naman nakausap siya regarding this issue, no? Okay, ma'am, si US at Canada po, sabi niya. Ah, US at Canada pala bakasyon si Ambet. Ayan, mayaman. Okay, okay naman po si Ambet at po sobrang saya nga po nila sa set. Ayan, si ano na, si Ma'am Shina ang nagsasabi na wala naman daw ganung ano issue. Kasi nga okay naman daw ang dalawa. Sobrang saya nga po nila sa set. Kasi nga nag-message talaga ako sa kanya na, "Uy, mga napapansin ng mga ano ng mga viewers ninyo na parang may tension na sa pagitan ninyong dalawa ni Mr. Poo na parang pinalalabas nila ay ikaw daw ay na-insecure o Ambet kay Mr. Poo sa pagpasok niya sa MU. Okay. Ano nag-usapan natin yung MU? Dahil lang yan kay Ambet Nabos. Friend natin si Ambet Nabos. Okay? Sabi naman ni Ma'am Shi, US at Canada daw, nagbakasyon si Ambet. Ayan. Si Ronnie0143, si Jaiho ang may issue kay Ambet. Ayan. Terdinolo, parang si DJ Jaiho ata nakasama ng loob ni Sir Ambet, sabi niya. Okay, Mang Jose, mabuti naman po, walang issue between Ambet and Mr. Poo.
maganda naman ang chemistry nila kasi may issue daw sa kanila dati si DJ Jaiho. So dapat at matanong natin si DJ Jaiho kasi friend naman natin siya sa Facebook. At saka sa personal, kaibigan din naman talaga natin siya. Okay? Friend ko siya personally. Ayan. Ronnie0143. Tama si DJ Jaiho ang may issue kay Ambet. Crispina Meili. Prima, beautiful Prima. I'm not a fan of Marites Marisol University. Ah, siya talaga ay very loyal po. Palakpakan natin si Prima, the beautiful lady from Texas, USA. Freshness and flawless dahil siya po ay loyal na yun. Loyal sa atin. Dito sa ating blog. Sa Chika Mo Vlog Kabog, sa No Sleep Edition, Issue Claro, at saka ano, Chismis PS on Kambal Chismis. I love you for that. Ayan, beautiful Prima. And mabuhay kayong lahat dyan sa Ladies of Circuit System. Ayan, in Arlington, Texas, USA. Pag may time patay, kakantay natin mamaya yung matud nila para sa kanila. Diba? Sana mag-ayuda kayo ha, yung mag-ayuda sa atin na si Gia James. Sundan mo naman, follow up. Hindi, sana ano, pag galing naman sa puso mo, share ka naman uli. Ayan, thank you so much, okay? Thank you sa mga nag-share ng blessing nila. So, dire-diretso na tayo sa pagbibigay ng mga chika sa inyo. So, natapos tayo doon sa ating 5 hot topics, no? Hottest issues of the week dito sa Issue Claro natin. Meron pa tayong natitirang 5. Ayan, sa ating klarong-klarong mga chika naman, bigyan na natin. Ito naman si Sian Lim, ay pwede raw, no? Ayon kay Kim Cho, ay pwede siyang mag-guest anytime sa Icho Time dahil naman daw sila magkaaway. Charot! Hindi pala kayo magkaaway pero talagang imbier ng imbier na ka. Ikaw ba naman pinagluto mo siya ng steak. Namili pa daw. Excited pang namili si Kim Chu ng steak para lutuan si ano. Kasi nag-request daw ang kanyang nobyo na to before ex niya na ngayon ng steak na ganyan. Kasi masarap daw magluto ng steak itong si Kim Chu na parang expert na siya kumbaga, di ba? Nag-aaral tayo ng culinary si Kim Chu. Nagsabay ba sila ni Pogi Chef Joey? Charot lang. Charing lang. Oo. Si ano sa ibang bansa naman. Sa ano naman siya, Maryland, USA. Ano daw yun eh, malapit na yata sila sa Las Vegas. Ayan, yung ano, yung Baltimore, Maryland, USA. Ayan, according to my dear, Ma'am Beautiful, Ma'am Amy. Ayan, Villanueva. Okay, so yun. Yun na nga yung sinasabi natin na si Sian Lim ay pwede naman daw mag-guest kasi hindi naman sila magkaaway. Pwede daw siya mag-perform sa Icho Time. Palagay ko, kung mag-guest si Sian Lim, baka a-absent si Kim Chu. Nakaluloka naman ang mga pahayag mo, Kim. Para bang hindi ka naman nasaktan. Diba? Nalaman mo naman talaga ang katotohanan pero hindi mo naman ibinulgar. Kami na nga ang nag-divulge kasi nga, diba? Alam namin ang story behind that. Behind your breakup. Si Sian Di Guzman, mas gusto pang magliwaliw sa mga resort o manirahan sa probinsya kesa mag-artista o Marte. Parang sa palagay ko, dahil wala na siya doon sa manager niya na tsaka, o na ubanga, ganyan, ubangers, di ba, na walang, ito talaga, wala siya parang wala urbanidad, parang ganun, nakakaloka siya, di ba? Oh, may bad experience kasi ako din sa manager ni Sian Di Guzman na nilayasan nga siya ni Sian. I don't know kung anong naging rason kung bakit umalis sa poder niya si Sian Di Guzman. Siyempre may reason yan, di ba? Kung bakit siya nilayasan. So nakikita sa mga post ni Sian Di Guzman na happy naman siya, at peace naman siya, masaya naman siya sa kanyang ginagawa. Hindi na nga siya umattend, di ba, sa kanyang Viva Max movie na Mapanukso, na number one daw sa Viva Max. Kasi nga naman, Diyos ko, parang ano naman, yung hubo-tabo, talagang pakitaan ng mga nota. Si Sian Di Guzman, mahilig magpakita ng kanyang notes na hindi naman siya kadakuan, pero sariwa naman. Sariwa naman! Mga backlos. Sariwa naman talaga. Ayan. Okay, so yun. Siya ay ano na. Parang gusto niya yata simpleng buhay. Pero sayang ang karir mo, ha? Magaling kang aktor, balikan mo pa rin ang showbiz karir mo. Especially na nagtitiwala, ayan. Naniniwala. Oo, na patuloy ang project na ibinibigay sa iyo ng Viva. Samantalahin mo habang bata ka pa, mag-ipon ka, 'di ba? O baka naman may gay benefactor ka na siya, hindi kaya can afford ka ng iwan o parang kalimutan ang iyong showbiz career na
sinimulan mo sa anak ng macho dancer na nakilala ka dito. Kaya nga talagang dinumog ka ng mga offer. Ayan. Si Evelyn, parang nung nag-guest sila Ding Dong at Marian sa Showtime, nag-absent si Karil. Yan din ang mangyayari, yung scenario, mauulit kay Kim Chu. Sinasabi lang niya yan, hindi naman kami war sa isa't isa, hindi naman kami galit sa isa't isa, hindi naman kami magkaaway. Charot-charot lang yun. Oo, parang kunwari, hindi siya, ang tawag nito, hindi siya apektado, ganyan. Pero affected naman siya. Okay, si Evelyn, parang nung nag-guess si, nabasa na natin, Crispina Maylie, Prima, beautiful Prima, speaking of Viva Max, maghuhubad na daw yung still husband ni Crispina Maylie na si Emil Sandoval. Babalikan niya ang paghuhubad sa Viva Max. Ako parang hindi ko na panunuorin yung ganyan. Kasi nga, diba, alam naman natin na ano, hindi mo pala pinakita yung pangalan ni Ambet? O, ayan mo na, si Ambet naman yan eh. Oo. Okay, gagawa daw ulit ng pelikulang sexy si Emil Sandoval. For sure, baka yung mga matatanda naman ng mga bading, o yung mga veterano na, ay panunuori naman siya. Kasi feel pa rin naman siguro siya ng mga iba. Pero not me, ha? Hindi ko talaga siya panunuori. Una-una, hindi mo na ako nanonood sa Bima Max. Okay, si, ano to, BTP 8 kilogram? Hindi. BTP tapos 8GK2. Ayan. Hindi naman natin pwedeng i-pronounce ng ano to. Babasahin natin ng isa-isa. BTP tapos 8GK2. Good morning, new subscriber po here watching while eating tipas, hopyang munggo, and drinking hot coffee. Uy, sarap yan. Enjoying your vlog for almost an hour na po. Natagal na siya. For almost an hour na daw po. Matagal talaga yung vlog natin. O, maabot tayo minsan ng one hour and a half. Tapos minsan 2 hours, ganyan. Share na si Miss Kawai, hello to you. Okay, maraming salamat. So another klarong-klarong mga chika, bigay na natin. Si Coco Martin, posible raw na mapanood sa GMA 7. Abay, walang imposible talaga. Sino ba ang mag-aakala na darating ang araw ang magkaribal na ABS-CBN at GMA 7 ay nagme-merge na ngayon? Oo, di ba? May collaboration na sila. Ayan na nga, yung It's Showtime, ipapalabas na ang unang episode nila sa GMA 7 ay mapapanood. Oo, sa April 6, araw po yan ng Sabado. Siyempre yung mga Saturday presentation nila, bongga yung mga production number, katulad din naman ng Itbulaga, ayan, ng TBJ, Tito Vic and Joey. So, sabi ng mga ano, nakakapansin, nakakapuna ng merger na to ng ABS-CBN at saka GMA, malamang darating ang araw na isa sa show ni Coco Martin na gagawin ay may papalabas din sa GMA 7. Why not, 'di ba? May collaboration na nga, 'di ba? May merging na ganyan. So, walang imposible. Pwedeng baka pagsamahin si Coco Martin at saka si ano, si Black Rider, si Roro Madrid. Oh, panalo, 'di ba? Pinagsama mo si Papa Dax at si Papa Regular. Papa Dax at saka si Papa Regular. Uy, napakadako naman talaga ni Roro Madrid. Oo, proven yan. Di ba nga dati ang pangarap lang niya maging miyembro ng Masculados. Kasi yung tatay niya mula sa Masculados. Ayan. At saka noon talagang parang ano lang siya, starlet category, extra-extra, ganyan. Walang pumapansin sa kanya. But now, malaking artista na si Roro Madrid. Ayan, sa GMA 7. At panalong-panalo talaga ang katawan ni Roro Madrid. Talagang pagpapantasyahan mo. O, kaya lang, sorry na lang tayo. Oo, kasi mayroon na nagmamay-ari sa kanya. Oo, na isang gay doctor. Gay doctor! Paano si Bianca Umali? Siyempre, girlfriend is girlfriend. Benefactor is benefactor, di ba? Oh, truly Lee. Truly Lee talaga. Pero talagang kulang talaga yung ating props, no? Kaya walang pumupuri sa ating props today. Pero at isang maligaya naman tayo na talagang dinagsa tayo ng mga blessing. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, si Hart naman, evangelista ay gusto rin i-produce ng pelikula ni Alden Richards. O, di ba? Mungacious. After na sila ay nagkasama ni Julia Montes. Ayan, ito pinuduce niya ang pelikula nila ni Out of Order, yung title yata, no? I don't know, hindi ako sure, Out of Order ba? Na pagsasamahan nila ni Heaven Peralejo. Sarami na mga actresses natin, si Heaven Peralejo ang talagang napili ni Alden Richards na maging leading lady sa kanyang first produced movie, na siya yung actor, siya yung director, siya yung producer. Ayan. So, ngayon, ang hangad niya, yung pinaka-goal niya,
ay maliban kay Catherine Bernardo pala na gusto rin niyang i-produce, na siyempre magtatambal sila uli ni Catherine Bernardo kasi nga sila ay talagang yung pelikula nila ay naging super mega blockbuster. Ayan, superb. Talagang halos 1 billion ang kinita ng Hello, Love, Goodbye. Si Heart Evangelista naman ang pinapangarap ni Alden Richards na ma-produce, na willing siya makipag-co-prod sa Biba. Ayan, sa Biba Production ni Boss Vic Del Rosario, na siyempre si Heart Evangelista ay contract star ng Biba, ng BAA, Biba Artist Agency, ni Madam Veronique Del Rosario, the daughter of Boss Vic Del Rosario. Sabi ni Crispina Maylie, Prima, the beautiful Prima, I like your background, simple and classy. Pero meron pa dapat yan. Oo. Meron pang yung props namin dyan na stunty siya, tapos andyan yung mga press ID, tapos andun yung lap, may laptop pa dito. Lagay mo na kayong laptop dito para mas maano natin bago tayo magpaalam. Makita mo lang si laptop. Makita mo lang si laptop. Tapos yung ano, oh, yung tawag nito direct, ayan, para madagdagan yung ating ano, namatay tuloy yung ano, yung ilaw. Pakilagay, pakipunasan na muna direct yung ano, makisuyo naman. Oo, tapos yung ano, yung bakit tinanggal mo yung ano, 'di ba kasama 'yun? Oo, tapos yung ilaw na lang makisuyo na lang direct, ayan. Oo, ganyan 'yan kasi para nakikita siya. Oo, ayan. Kakaloka, 'di ba? Bakit wala pa rin pong GFC ano? Si hindi 'yan isang ilaw. Ayun o, yung bagong ilaw. Okay. Sabi ni Ma'am Shi, bakit wala pong GFC Alden? Tanong natin sa kanya. We better ask him, no? Kung bakit wala siyang ano. Pero palagi ko din na natin dapat pag-usapan kasi alam naman natin this. Oo. Yung ano nito, yung paabot na lang ng box na ano. Ayan o, yung box ng ano. Yan o. Yan, pwede natin ilagay yan dito. Ayan. Usog lang natin ng konti. Pasensya na po kayo, hindi talaga complete yung aming set today, pero at least meron tayong dinadagdag. Ayan, para naman paano eh. Eh, paano to? Sana pala yung mga ano. Paabot na lang yung ano. At meron tong pag ano. Yan, okay. Thank you, Direk. Ayan. Okay. Ayan, para naman may, paano may nadagdag na props. O ayan, okay na ba? Tingnan mo sa site mo direct kung nakikita lahat ng oo, yung ano, kung pwede ko pang i-atras dito. Tingnan mo muna, see mo muna. Hindi yung ano, tingnan mo muna sa ano, sa audio, sa ano mo, sa monitor mo, para kung nakikita na ba yan or iusog ko pa. Oo, dapat nga ganun kasi dapat may instruction ka na iusog natin. O ayan, ayan na ba, kita na ba? Ikaw na magaganon kasi nakikita mo naman siya. Ayan. Okay na ba? Ayan. Okay, ayan. Thank you, Direk. Ayan. Sabi ni Ma'am Shi, bakit wala pa rin po GFC Alden? We better ask him. Pero ang sagot, alam na this. Ma'am Shi, ha? Heart po pala yung, yan, akala ko po kung ano. Oo, heart po pala yan, sabi niya. Akala ko po kung ano. Thank you, Ma'am Shi, ayan, for giving us ayuda today. Salamat na marami sa iyo. And of course, I love you sa inyong lahat ng mga nag-share na kalang blessing. I love you din sa lahat ng mga nanonood sa atin, no, na walang sawang sumusuporta kahit na ganito na po kalate yung ating graveyard na yung time natin na to, pero pinanonood nyo pa rin yung aking vlog. Maraming salamat. Kasi mas earlier, mas better, kasi nga mas maaga ka, maibabalita mo na agad yung mga balita. Pero ang time talaga kasi natin is 11 o 11:30. PM. So okay naman yun kasi yung mga balita naman natin, iba naman sa mga ibinabalita ng mga vlogger. At saka may pagmamalaki natin, legit tayo, at saka mas matapang tayo maghatid ng mga balita compared to them, no? Kami ni Teacher Pete, kami ang, hindi kami nagbubuhat ng sarili ng mga bangko, kami ang kaming dalawa ang pinaka mas matapang maghatid ng mga chika sa inyo, mga hates, showbiz chika na walang harang, ganyan. Kasi wala kaming pinoprotektahan, wala kaming iniilagan, ganyan. Kasi sila meron mga press con sa ABS-CBN at GMA7. Takot na takot silang punain yung mga artista ng GMA at saka ABS-CBN. Sabi ni Chat Garcia, ABS-CBN at GMA7 at TV5 also. Chat Garcia, hello po. Welcome to my vlog, Chat Garcia. Thank you so much for watching again my vlog. Ayan. Watching my vlog now ba? Ngayon ka lang nanood.
Si BTP8GK2, gusto rin kitang i-welcome kasi parang first time ko lang na-delete ang name mo. Maraming salamat. Okay. Si Mylin Dison, ipinagtatanggol si Napiolo Pascual at Kyle Echari. Kasi nga diba sa Baguio, sinushoot yung Pamilya Sagrado, nandun na aking kaibigang si Osang, si Rosana Roses. Pati ko pa nakikita, super late naman itong aking ano, monitor. Hindi ko pa nakita yung props. Oo, promise. Oo, sana makita ko na siya. Ayan. Ay, nakikita ko na. Hindi naman kung ano direct, hindi naman nakikita lahat. Sabi ko sa'yo, dapat makita yung ano. Ayan, okay na yan, okay na yan. Nakikita na yan pag ganyan siguro. Ayan, okay, ayan. Oh, Chat Garcia, maraming salamat Chat Garcia for watching. And pasensya na, ngayon natin nakikita yung ating mga props. Oo, pero kulang na kulang po talaga. Uy, parang mali naman to. Oo, paano ba yan? Oo, dapat... Kasi natatabunan na yung ano ko, katawang ko. Kaloketch. Sub natin dito, ayan. Para dito siya. Ayan, okay na siguro yan, ayan. Okay na yan, oo, magpapalapit naman tayo magpaalam. Okay, so si Mylin Dison ay pinagtanggol si Piolo Pascual at si Kyle Echari na mga nagpakita ng abs sa kanya. O kasi siyempre nasa set sila ng ano sa location ng Pamilya Sagrado na pinagbibidahan ni Papa P. Tapos nung ipinost niya to, kumbaga pinost niya po yung video na to, in-upload niya pala, sorry, in-upload pag video, pinost yung picture o yung nag-post ka ganyan. Ng ano mo, ng mga ibinabalita mo ngayon o yung mga latest activities mo ganyan. And then ito na, sabi niya, bakit daw masyado maiepal itong mga pumupuna kay na Piolo Pascual at Kyle Echari. Ganyan, na para bang, huy, excuse me, huwag yung iniintriga yung dalawa. Oo, parang gusto pala ba si Mylin Dison, lalaki si Piolo Pascual. Oo, walang issue naman kay Papa P. Hindi mo na masisisi ang mga taong bayan o madlang people. Oo, mga dabarkads, Mylin Dison, para namang, ano, parang hindi ka naman updated kasi, te. 'Di ba? Kasi naman parang iniisip mo talaga yung buhay mo na nawiwindang ka kasi nga 'di ba parang magulo ang love life mo. wag mo nang pansinin o wag mo nang sagutin yung mga netizen na 'yan kasi unang-una matagal nang issue yung kay Piolo Pascual. Na for sure nabalitaan mo naman 'yan. Wag nagplastikan, no. Showbiz na nga plastikan pa. Oo. Hindi natin sinasabing pangit ang maging gay. Mabait si Piolo Pascual, walang masama kung yan ay talagang yan ang kanyang gender. Tapos kung si Kyle Echari, close sila. Kasi sabi, naku, hindi naman daw totoo na may relasyon nga si Piolo kay Kyle. Kasi si ano daw si Darren Espanto, anak-anakan din daw ni Piolo Pascual, same with Kyle Echari. Pero syempre, hindi natin maiiwasan at hindi natin mabiblame the people, ayan, na nakakita, nakawi-witness sa kanila na sila ay sabay nag-gym, tapos tumutuloy si Kyle Echari sa rest house sa kanyang bonggang-bongga, fabulous na rest house sa Batangas City, ayan. O sa Mabini, Batangas City. Alam natin ang location, ha? Mabini, Batangas City. Hindi natin masisisi kung iisipin nila na parang ano, bakit naman sobrang close, ganyan. Pero ano daw, Darren and Kyle is pareho daw anak-anakan ni Piolo Pascual. Eh, di okay kung anak-anakan lang talaga. Anak-anakan lang talaga. Eto naman ha, o ipakita natin yung ano, kasi si, di ba yung ang ganda ko ni ang tsaka naman niya. Di ba, binlock natin siya dito kasi kina-question niya tayo na paano daw dadalhin ni Andy Eigenman yung abo ni ano ni yung heir no ni ano ni Jacqueline Jose ang kanyang nanay Jacqueline eh ano daw nilibing na nga daw si ano nilibing na 'di ba binigay ko na para sa direct 'di ba ito oh ba't hindi mo inaano dito direct oh paano na muna dito andiyan na ba okay so ito mapakita namin no oo yung ano yung binalita ng bandera ang ganda ko ang tsaka ko makinig ka ha kasi alam ko gumagawa ka naman ng panibagong account. Nasabi mo sa akin, kino-question mo bakit ko binabalita na dadalhin. Mm-hmm. Oo, yung abo ni Jacqueline Jose
bahagi nga, di ba sabi ko, sinagot ko yun. Sinagot ko, sabi ko, bahagi, parte ng abo niya. Di ba nadinig mo yun, Direk Jeline, sabi ko? Oo, sabi ko sa ano sa kanya, doon sa kay ang ganda ko, ang tsaka ko, kakaloka ka, nagsasabi ka na ang ganda ko, hindi ka na... Dapat pag sinabi mo ang ganda ko, maganda ka talaga. Kinumpirma ni Gabby Eigenman na ilang bahagi ng cremated remains ng yumaong veteran star na si Jacqueline Jose ay dinala ni Jack ni ano ni Andy Eigenman sa Siargao. Ayan, si Jacqueline Jose at si Pilmar Alimayo at ang Alipayo. Hindi Alimayo, Alipayo ay kasama ng kanilang mga anak, no, tatlong anak nila. Oo, una si Ellie, ganyan anak niya kay Jake Ayers ito. Tapos siyempre si Lilo ba yun? Tapos yung isa pang girl na kamukha ni ano, parang batang Jacqueline Jose, batang Andy Eigenman. So bumalik na sila sa Siargao. Oo, naayos na siguro yung mga iniwan na mana para kay Andy. Pero siyempre pupunta pa rin niya ng Maynila. Bisita niya pa rin yung Laguna Mansion ng kanyang nanay Jacqueline. Siyempre asikasuhin pa din niya sa bangko yung mga pera na paghatian nila ni Gwen. Ayan, na anak naman ni Jacqueline sa ibang lalaki. Sa ano po, band leader ng The Dawn, ayan. Sabi ni Mang Jose, ano ba real score between Papa P and Kyle Echari? Di ba kasabi ko lang na anak-anakan daw ni Papa P si Kyle Echari at saka si Darren Espanto. Mamshi, wag mo na pong pansinin mga basher. Hindi kasi nakaiinis lang, parang kino-question na parang yung credibility mo. Excuse me, I hate fake news. Hindi ako never ako dito nagbalita sa dami ng videos na siguro halos 400 videos na yung napanood niyo for 3 years na pagbablog natin. Never tayong gumawa ng imbentong balita o mga chika-chika lang, ganyan. So kinokorek nga natin pag fake news, di ba? Katulad ni Romel Chica o yung ikinakalat niya na kay Jake Cyrus. Kinokorek natin to kasi meron tayong direct contact doon sa, involved sa production. Yung The Diva from Japan. So, ina-update niya tayo about dito kay Jake Cyrus na walang katotohanan na nagagalit ang mga kababae natin Pinoy kay Jake Cyrus. Sa katunayan nga, tuwan-tuwa pa sila kay Jake at talaga nagpa-picture sila, hinahalikan pala si Jake Cyrus. At meron pa tayong picture na ipapakita pala dito na ano, kung saan hinahalikan si Jake ng ano, nung Japanese na paboritong-paborito siya. Saan ba yung picture na yun? Papakita lang po namin sandali. Okay, ang oras natin 1:38 na ng madaling araw. So 1:45 a.m. matatapos na po yung ating vlog sa episode natin today. Ayan, maraming salamat na nariyan kayo always na nanonood, sumusuporta sa aking vlog. Ayan, maraming salamat sa inyo. Saan na ba yun? Hindi ko pa ba naipasa sa iyo yung ano? Okay, wait. Ah, ito yata. Ayan, oo. Teka lang. O ayan, umiiyak pa yung ano, pakita natin to. Ayan, umiiyak yung Japanese. Oo. Lady Japanese, umiiyak talaga siya kasi sobrang tuwan-tuwa siya sa meet and greet na to. Talagang nilapitan siya ni Jake Cyrus, ganyan. Hindi, lumapit pala siya kay Jake Cyrus tapos iniyakap siya. Sa tuwa niya, binigyan niya ng, I don't know kung magkanong, how much yung yen na ibinigay niya. Siguro dahil, siya yata yung may-ari ng club. Oo, diyan sa Yamagata. Kaya binigyan niya ng maraming yen. Parang 10 lapad yata ang binigay. Kung 10 lapad, 45,000 pesos yun. Panalo si Jake Cyrus. Baka naingit lang si Romel Chica kaya binabalita niya na pinagtatapon yung mga tickets, ganyan. Hindi yung concert. Para meet and greet lang yung nangyaring mga show ni Jake Cyrus sa Japan, sa Yamagata at saka sa Kunma. Ayan. Kaya kung magbabalita kayo, check your facts muna. Mag-research kayo kung totoo ba yan, di ba? Ako nagre-research talaga ako ng binabalita ko dito para hindi naman ako makuryente. Kuryente kayo, di ba? Naturingan pa man din na malaki kayo mga vlogger. Small vlogger lang ako. Tapos na napipeke nyo pa yung mga news ninyo. Hindi naman lahat. May mga totoo naman silang mga binabalita. Pero syempre, pagka bali yung balita nila, kinokorek natin dito sa ating vlog. Ayan. Sabi ni... si Mamshi na pala yung ating last message. Ayan, maraming salamat. Okay? So, bigyan na natin yung ating pang 5 hottest topics. Ayan, o hottest topic na talagang ito po yung ating hot topics of the week. Ayan. So, bigyan na natin yung 5 pang natitira. Sana ba yun? Okay. O ito, si Jenny Roa.
meron siyang ano, may party doon sa kanyang interview, no, sa vlog ni Julius Babaw, na nagna number one na yata si Julius Babaw ngayon. Diba? Parang same lang sila ng content halos ni Morley Aliño, no? Pero siya, parang grabe yung kasi yung dating ng 1 hour yung interview, one-on-one interview niya sa mga lumang artista, yung mga dating sexy stars, ganyan. At saka ano eh, yung kanya mga tanong, ang gaganda din, no? Si Morley, ang galing din bumanat ng question eh, diba? Humirit ng mga katanungan. At saka, very jolly naman din si Morley. Magkaiba sila ng atake sa pag-host ng vlog o ni Julius Babaw. Pero yung, yun nga, sobrang patuloy yung pag-angat ng ano, subscribers ni Julius Babaw. At saka, million ang mga views. Talagang millions yung mga views niya. Okay? Si Terdy Nolo, taga-tango lang kasi ni Aling Cristy si Romel. Oo, di ba sabi nga, parang uto-uto, kaya nga tinatawag siyang parot. Pero yung balita niya about Jake Cyrus, talagang di natin papayagan yun kasi mali naman yung kanyang binalita sa Cristy per Minute at saka sa Showbiz Now na. So si Jenny Roa, may bahagi doon sa interview na yon na sinabi niya parang hindi siya nagbenta ng katawan, parang ganyan. Yung, di ba, dinamay niya nga pa si Boss Victor Rosario, di ba? Taklesa din to si Jenny Roa. Nagpapakatotoo lang naman siya. Honest lang naman siya. Pero naiyak ako doon sa ano, ha? Doon sa tagpo na, o yung parte ng interview na nangungulila siya doon sa mga anak niya na hindi niya kapiling kasi walang-wala siya, mapera yata yung ama ng kanyang dalawang anak na lawyer na at saka isang dentist, no? Nakapagtapos na. Pero kung ako yung mga anak ni Jenny Roa, kung isa ako sa mga anak, dapat pupuntahan mo naman. O hindi naman porke na walang pera yung nanay mo, nabalitang drug addict, ganyan. Hindi nyo na pinupuntahan. Dalawin nyo naman, di ba? Masaya na yun, dala nyo ng cake, ganyan. O pag birthday niya, pag Christmas. Ba't ganun? Parang kinalimutan din ninyo. Kaya kasabi nga, magsusumikap daw si Jenny Roa. Sana kunin nga siya ng Batang Quiapo. Pero yung katotohanan doon sa pagbebenta ng aliw, may gas, ako mismo yung sa ano, dyan sa may ano, kakabaan ng Cubao, dyan sa may act theater ba yun? Oo. Yung kanto mismo ng ano, ng Aurora Boulevard, Cubao, ayan. Sa may ano, malapit sa, parang hilera na siya ng Farmers Plaza. Oo, katapat niya halos yung ano, yung halos magkatapat sila ng ano, ng Sogo, ayan, dyan sa may Aurora Boulevard, sa may Cubao Ed sa Quezon City. Nakita ko mismo si Jenny Roa. Oo, 90s yun. Late 90s na yata yun. Na, yun na nga, nag-ano siya doon, naka-standby siya doon kasama ng mga kapwa niya na nagbebenta nga ng ano, ng aliw. So, sinabi niya, di ba, never daw siyang nag... Although siguro kalimutan na natin yun kasi nagbabagong buhay na siya. Pero mali lang yung sinabi. Sana sinabi na lang niya na nasadlak din ako sa ganun. Pero hindi naman ako doon talaga na nagtuloy-tuloy. Na mahinga naman ako. Umalis naman ako sa ganung klaseng trabaho. Ayan. So yun po, yun parang lang yun ang kino-question natin kasi ako mismo yun talaga nung makita ko parang si Jenny Roa yun na wala siyang ipin ganyan. Tapos sabi nga nung pimp doon, yung bugaw, siya nga daw yun, si Jenny Roa nga daw yung nakikita ko at matagal na daw naka-standby doon, nagtatambay doon para makakuha ng customer, parang ganyan. Pero siyempre, past is past, kalimutan na nga talaga natin. Siguro kinakalimutan niya na yung nakaraan kasi ang hirap nga namang ibalik yung nakaraan. Lalo't naghirap siya at nagdusa sa kulungan, di ba? Sabi niya, kung nakatayo ka, kung saan ka nakatayo, doon ka rin hihiga. Tapos ang paliliguan mo, may gas, tatlo kayo doon sa banyo na pagkaliit-liit. Doon ka rin daw mag-CR na walang plus. Of course, syempre, kulungan yan. Tapos kakain ka ng apat na kutsara na nansyampurado. Kaya dapat ingatan natin yung ating imahe, no? Yung ating pagkatao, yung ating ginagawa na huwag tayong gumawa ng mga illegal kasi mahirap. Especially yung mga nagda-drugs. Huwag nyo nang gawin yan kasi mararanasan din yung nangyayari sa mga nakukulong ng mga drugista. Si Mami Esther, tinaraya ng mga basher kasi nga, nakikita siya sa kanyang IG na pinagluluto niya yung kanyang mga employees, ganyan. And then, nilagay niya sa plastic container yung ulam na ano, tinolang manok. Tapos, ano pa ba yung niluto niya? Basmati rice. Sosyalin na to, di ba? Basmati rice. Hindi pa ako nakakain ito. Basmati rice sa katinolang manok. Tapos hello, sabi ni Mami Esther, the mom of Esther Labati na nagdemanda kay Manang Cristy Permi na may surprise na hearing. Oo, ilang buwan mula ngayon. Masusurpresa siya sa ibang nagkaso sa kanya ng cyber libel. Hindi ko muna sasabihin ang pangalan noong nagkaso sa kanya. Magugulat na lang kayo, okay?
Tapos, sabi ni Mami Esther, excuse me, may kanya-kanyang plato yung mga kasambahay ko at driver ko, no? Oo, nilalagay lang dito yung ulam. Masama ba? Ganyan. Malinis naman yung plastic container na pinaglalagyan ng ulam. Kaya may mga plato naman sila. Hello, hindi ko naman sila pinapakain sa plastic na maganito. Yung mga styrofoam, hindi naman ganyan. Oh, what's wrong daw with yung ganitong ano, pagpapakain mo na nilalagay mo yung ulam sa plastic container, eh, malinis naman daw. Okay, Julia Montes, I'm ready for you. Yan po ang kanyang pinost bilang bahagi ng kanyang selebrasyon, ng kanyang kaarawan. So, syempre lahat, ang sabi, syempre, I'm ready for you. This time, ready na talaga siya kay Coco Martin. Dati parang ilagpas siya, pag ini-interview siya, dati parang ayaw niya magpakita na magka-holdingan sila ni Papa Coco. Eh, syempre magtatatlo na yung anak nila. Dapat talagang ready ka always. Ayan, Julia Montes na napakabait. Oo, nag-PR kami nung doble kara niya. Napaka-sweet kausap. Kami ni Teacher Pete, napaka-sweet kausap. Very accommodating talagang. Hawakan pa yung kamay mo. Siya, sa lahat ng mga artista, mga young stars, isa sa pinakamabait ay si Julia Montes. Si Catherine Bernardo, parang ganun lang. Pagkausap mo, parang hindi... Nakikipag eye to eye contact naman, pero hindi katulad ni ano na sweet type. Iba si ano, parang sasagot lang siya, pero parang hindi siya ganun. Siguro dahil naman kami magkakilala, di ba? Okay, ito namang sex video scandal ni Luis Abuel, na siyempre talent po ito ng Star Magic Philippines. Pinagkakakitaan na, kakapal na mga face lock nyo. Nakita ko sa Twitter, my gas, ang presyo, may 1.5, may 2.5, may 3,000 sa inyo na yan. Diyos ko, dami na nakakita niyan, pinagpiestahan na nga yan, pinagkakitaan niyo pa. Tapos merong site na pupuntahan mo, wala naman, burado naman, di ba? Tigilan niyo na yan kasi hindi magandang gawain niya na pinagkakitaan niyo yung batang na iskandalo na si Luis Abuel na napakialaman daw yung kanyang gadget. Ayan. Okay, sina Sunshine Cruz na ba daw at saka si Atong Ang na pinapagawa na ron ng bahay sa Alabang, itong si Sunshine Cruz ni Atong Ang. Diba, hindi, diba close kay Atong Ang is Gretchen Barreto? Itinatanggi raw ito ni Sunshine Cruz. Balagay ko, hindi pa tayo dito magsasabi na kumpirmado ito kasi aalamin pa natin kasi alam ko, parang ano, never pumatol si Sunshine Cruz sa mga ganyan, yung mga young, hindi pa naman matandang DOM yata. Dirty old man na ba si ano, si Atong Ang sa edad niya? Parang sort of, diba? Pero di ba close siya kay Gretchen Barreto? Tapos di ba dati na link si Sunshine Cruz kay Senator Jingo Estrada? Pero walang katotohanan pala yun. Chinismis lang pala sila. Kasi alam ko talaga hindi pumapatol sa mga ganyan. Oo, hindi pumapasok sa ganyang klase ng pagpatol, no, si Sunshine Cruz. Kasi di ba si Cesar Montano nga nakipag-iwalay siya nung parang nilalait yung paging sexy star niya, ganyan. Ayaw niya, gusto niya, mabuhay siya ng sarili niya at siya mismo yung dedeskarte para sa kanyang mga anak kay Cesar Montano na tinutulungan naman din ni Cesar. Kaya parang ako, I will not confirm this news kasi hindi ko pa siya nare-research kung totoo ba talaga tong balita about Sunshine Cruz na pinapagawa raw umano ng bahay na mansyon sa Alabang ni Mr. Atong Ang. Ayan, okay? So yan pong ating 10 hot topics of the week na ibinigay po sa inyo at magpapaalam na tayo this time. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa atin today sa Issue Claro. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama o dito sa Issue Claro, na sa susunod makita nyo na po yung ating set na pinupuri ninyo, yung ating props, o yung props po natin dito sa Issue Claro. Maraming salamat once again sa mga lahat ng mga nag-share ng kanilang blessings sa atin. Si Ma'am Shibay po nag-share sa atin ng kanyang ayuda. Of course, pinagkaluban din tayo siyempre. 100 pesos pinagkaluban sa atin ni Ma'am Shi. Pinagkaluban naman tayo ni Ma'am Beautiful, my loves, our loves, di ba? Pasensya na sa kanta namin ng Nothing's Gonna Stop Us Now. Hayaan mo, sa Sunday, papraktisin ko ng kalating araw para ma-perfect na natin yan. Okay, and of course to your wife, Pogi Chef, Joey, maraming salamat. I love you for giving us 3,500 pesos. Pinagkaluban din tayo ni Pretty na generous pa, si Ma'am Honori Bermudez ng US. I love you, Ma'am. And I hope wag ka magsawang manood sa aking vlog. Maraming salamat. Ma'am Nori Bermudez, pretty na generous pa. She gave us 20 US dollars. Of course, pinagkaluban din tayo ni Ma'am Shi ng, yun na, pinagkaluban niya tayo ng sinabi ko na kanina. And of course, si Joey Yu, she gave us 5 US dollars. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin, live viewers natin, Team Replay,
yung mga silent viewer natin, yung mga nagla-like. Naku, pinupuri ko kayo, masisipag mag-like, hindi ka mag. Maraming salamat. At salamat ating mga subscribers. I love you all. Ayan. And may God bless us all. Keep safe us all. And to Miss Chidu, once again, get well soonest to you. Okay, pagaling ka kaagad kasi ang dami mga nag-aantay na project sa'yo. And of course, gusto kong batiin ang aking at gusto kong batiin at pasalamatan ang aking team sa PPA Entertainment Network. Sa panguna ni Direk Julian, our house director or my house director. Siya po aking laging kasama. Nagdedirect sa ating mga vlog. And sa Noslip Edition, magkakasama kami mamayang gabi. Abangan niyo po kami Noslip Edition from 11:30 p.m. onwards. Ayan. Direk Julian, Inday Ayuda, thank you so much. Of course, sa aking eldest son, masipag, guwapo, at mabait. Si CD Boy, Chris Daniel Ledesma. Thank you, anak. I love you. And of course, my pretty daughter, Gabby Joy Ledesma. At sa aking cuteness, Apogi, Apo, mabait, masunurin, mabango, matalino. Walang iba kundi ang nagpapasaya sa amin at very grateful siya sa lahat ng mga bagay na nakakamit niya, nakakamtan niya, binibigay sa kanya. Maliit man ito o malaki, nagpapa-thank you lagi. Si Baby Yowen. I love you always, Baby Yowen, and for life. Bye for now, and see you again sa ating next vlog. Ayan, tonight nga po yan, mapapakinggan niyo po uli, mapapanood niyo po uli kami sa Noslip Edition. Sabi ni Pahabol na message, Mamshi, till next time po. Thank you, Mamshi. Okay, and sa panonood mo sa akin. And welcome once again here in my vlog. Ayan. BTP8GK2, may God bless you and your family, Tita Tos. Kailan ulit kayo magla-live po tonight? O kasama si Inday Ayuda sa Noslip Edition. Bye-bye for now. Love you all. Thank you so much. Babut. See ya. Ayan. Next week, pwede na po kaming kumanta.